I'm okay. Nakakabigla lang lahat ng pangyayari. JB, aalis na ako dito. Wait, what? Is that really necessary? Masikip na ang bahay na to para sa aming dalawa ng mami mo. This is so unfair. Bakit kailangan mo gumising para iwan lang ako? Huwag mo kong iwan, Mama G. Diba? Tayo ang makakampi. Ribby, believe me. Para sa ikatatahimik natin lahat ang desisyon kong ito. Bakit? Ano bang kasalanan ni Mommy that you can't stand to be in the same house with her? Kung ano man ang problema namin ng mami mo, wala kang kinalaman doon. Siguro nga, may mali si Mommy. But I know, nakita ko, mahal ka niya. You mean the world to her. No, JB. Sa'yo umiikot ang bundo ng mami mo. Alam ko kung gaano kasakit mawala ng anak. Kahit ganito ko sa mami mo, ayokong mawala ka sa kanya. What do you mean mawala ko sa kanya? Ayokong iwan mo siya. Kahit hindi na kami ayos, ayokong hindi kayo magkasundo. Dadalawin kita dito. Madalas, sana dalawin mo rin kami ng pinsan mo. You will always be welcome in our home. JP, gusto kong isipin mo. Kahit wala na ako dito, ako pa rin ang mamuji mo. Saling, may balita ka ba? Si Daddy kasi inuro yung kaso laban kay Ellie. Jackie, hindi ko kasi na masyado nakakausap si Ellie. Kung mahal mo pa siya, nilang totoo ko sa pagmamahasalin. Minsan kahit mahal mo isang tao, kailangan mo siyang layuan. Kailangan mo siyang takasan. Jackie, may pag-ibig pa rin na pwede mong pagkatiwalaan. Kanina, kay JP. Pakakasalan ka niya. Hindi lahat ng pagkapakasal dahil sa pagmamahal sa Lane. Minsan, napapakasal ang ibang tao. Dahil yun ang kailangan. Pero hindi ibig sabihin mo dahil kinailangan. Wala nang pag-asa. Tsaka ikaw naman ang unang minahal, Jackie. Sa Lane. Wala na sa akin yun. Jackie, posible pa rin naman maging maayos kayo ni JB. Posible. Kung tuluyan mo nang kakalimutan si Ellie. Matagal ko na kanilimutan si Ellie. Masyado na magalang lahat. Masyado na maraming tao na sakta. Tinanghali ka yata. Kanina pa kami naglibot ni Jaime sa buong opisina. Maganda. Malaki na improve ng kumpanya. I must say, you have done a good job. Ay, Gloria, ano ginagawa mo rito? Kailangan magpahinga ka. Iho, sige na. Magtrabaho ka na. Nandito na si Corazon. Siya nang bahala sa akin. Yes, ma'am. Ma'am, go ahead. Gloria, ano na naman ba ito?
bakit ka nandito sa office? Bakit? Bawal ba? Kanina pa kami dito ng abogado ko. Gusto kong buksan ang libro ng kumpanya. A few years ago, inilipat yung mga korason ang kalahati ng shares niya kay Sir JB. Pero yung sa'yo, Miss Gloria, intact pa rin ang 50%. Which means, ako ang major stockholder ng RSL. Kaya ako ang mas may say sa kumpanya nito. Tama. Thank you. That will be all. Iwanan niyo muna kami dito. So, as you've seen, everything is in order. Sa dami mong makakalimutan, bakit naman nakalimutan mong ayusin mga papeles para maging sayo ng buong RSL? Sana inangkin mo ng lahat. Di ba yun naman ang gusto mo? Hindi ko ginawa. Dahil wala akong balak angkinin kung ano ang sa'yo. At kahit ipagtultulan mo sa akin ang parte mo, hindi ako interesado. Talaga? Bakit kinakabahan ka na ngayon? Alam mo, hindi ka pa rin nagbabago. Iba ang sinasabi mo sa totoong nasa puso mo. Bakit hindi ka maniwala sa akin? Nagsisisi ako sa ginawa ko. Mamalasakit ako sa'yo. Gusto kong makabawi sa'yo. Gusto kong makabawi sa'yo. Huwag mong sabihin. Gawin mo. Si Ellie. Gusto ko siyang maging bahagi ng kumpanyang ito. Kakalimutan, inumin niyo yung mga gamot niyo. Hindi pa ako tayo magkasama, kaya hindi ko pa kayo mamonitor. Pero pag nakalipat na ako tayo, nababantayan ko na kayo. Natutuwa ako. Dahil yung nakikita kong anak ko ngayon, yun ang anak na pinangarap ko. Yung may magandang pagkatao. Kung ano man ako ngayon. Dahil mo yung kay na Dad Woods. Alam mo, mahal ko na rin sila. Dahil maganda yung pagpapalaki nila sa'yo. May kakausapin akong tao para makatulong sa kaso ng kapatid mo. Maraming salamat, ho. Para mabigyan na rin ng katarungan yung ginawa nilang pagbubugbog sa kinilalamang ama at yung pagtatangka nila sa buhay mo noon. Ellie, magsasampa ako ng kaso laban kay Fidel. Hindi ko siya mapapatawan sa mga ginawa niya sa iyo noon. Paano, kapatid niyo? Hindi ko alam kung totoong sinasabi niya ang ipinatago niya lang ako noon. At wala siyang kinalaman sa kahit na anong plano ni Fidel. Handa ba kayong idawit siya? Pinatago o pinapatay? Hindi ko alam. Hindi ako sigurado. Pero galit ako sa ginawa nila sa iyo. At tama ka. Madadawit talaga sila. Kahit galit ako kay Corazon, tama ka. Hindi ako handa. Hindi ako handa para kasuhan ng kapatid ko. At hindi ako handa para saktan si JB. Huwag na ako kayong masyadong mag-isip.
Ang mahalaga ho ngayon, magaling na kayo at magkasama na tayo. Walang kasong isasampa, Ellie. Yan ang dapat mong siguraduhin. Para ano pa? Para ano pang akusahan mo si Fidel? Para makalaban siya? Para akusahan ka rin? Naninihira ka dahil iniwan ka ng anak niya? Hustisya ang gusto ko. Hustisya para sa pagkatao ninakaw niya. Para sa lahat ng kasalanan niya sa akin. At sa pamilya ko. Hustisya ang makukuha ko agad. Kung batas ang hinihintay mo, maaari itong tumagal ng mahabang panahon para makuha mo ang hustisya ang ibibigay sa'yo ng mundo. Ang mas masakit, Ellie, pagkatapos ng mahabang panahon, ay wala ka palang makakamda na hustisya. Ellie, kung gusto mo ng hustisya, ikaw dapat magplano ng lahat. Hindi batas ang maniningil. Ako. Pero hindi madali ang maningil. Kaya ayaw kong magkamali. Nasa una ko pang palang ako. At nakaplanahan lahat, malungo ka. Nakaplanahan lahat. At titiyakin ko ang bawat takbang ko. Bakit kayo nagpapapasok ng tao? Gloria. Kamusta na? Napadalaw ka. Hindi rin ako magtatagal. Dahil wala akong balak na makita ang pagmumukha mo. Mahigit pa sa 5 minuto. Magpasalamat ka, Fidel. Hindi kita kakasuhan. At hindi ka rin kakasuhan ng anak ko. Sa kabila ng lahat ng kahihubang ginagawa mo. Bakit ako magpapasalamat? Inatras ko yung kasong kidnapping laban sa anak mo. Dapat hindi niya ako kasuhan. Iniligtas ni Ellie ang anak mo! Dahil yun ang sabi niya. Gloria, hindi mo kilala ang anak mo. Isang araw ko pa na nakakasama ang anak ko. Pero sigurado na agad ako na meron siya na wala ka. Hanggang ngayon, Fidel, wala ka pa rin puso! Minabalaan kita. Huwag mo na muling kakantiin ang anak ko. Dahil hindi ako natatakot na labanan ka. Nakausap ko na ang head ng Human Resources at nasabi ko sa kanya na effective immediately ang pag-upo mo bilang assistant ship engineer. Pero gusto ko mag-aral ka kaagad para makapasa sa licensure exams mo. Ship engineer? Are you sure? That's a pretty heavy responsibility. Lalapati pa nga siya graduate. You can't afford a shipwreck because of stupid engineers. Matalino si Ellie. Matututunan niya ang mga ins and outs kapag nasa field na siya. Pero baka ho tama ang anak niya. Ayaw ka naman hong maging sanhi ng mga aksidente. Oh, don't be silly, iho. Bibigyan kita ng trainer. Wala ka dapat ipag-alala. So what do you think? Pag-isipan ko muna. Alam mo, Ellie? My opening says security division. I think you're qualified for that. Anyway, if you'll excuse me, I have more important things to attend to. Una na ako. Ellie. Alam kong imposible maging close kay JB. Pero sana, minsan pag-isipan nyo rin na magpinsang kayo. Hindi dapat kayo nag-aaway. Alam ko na ang gusto kong posisyon. Well then, anong gusto mong posisyon? Sige, iho, bumili ka. Tell me,
Yung kay JB. Yung sa anak mo. Naman, iho. That's too much for you to feel. Kahit anong posisyon, pero wag lang yun. Ayoko naman kasing hilingan ang posisyon mo, tita. I was first a clerk, Ma. A clerk. Doon ako nagsimula. Nagtrabaho ko day and night to be where I am. I worked hard for this business and now you're telling me to give it all up? Pero yun this is so unfair! Title lang yun, iho. Pero ang right to decide, ang pamamalakad dito sa kumpanya, of course hindi ko ipagkakalob sa kanya. Hindi ko ipagkakatiwala sa kanya ngayon! I have assigned the assistant vice president para turuan siya, tutukan siya. In other words, nominal head. Display lang si Ellie. May position nga siya, pero hanggang dun lang. Hanggang pangalan lang siya. Pero ako pa rin, ikaw pa rin ang magpapalakad ng kumpanyang ito. Umakanti lang siya sa akin. Why does he have so much power over you? Why are you allowing him to manipulate us? Is there something I need to know? What did you do wrong? What did you do wrong? Wala, anak. Wala akong ginawang masama, pero... Pero... Hindi ko kayang saktan si Ellie. Kasi parang sinaktan ko na rin ang mamuji mo. Ayokong gawin yun. JB, ayokong gawin yun. Am I not enough for mamuji? I mean, I love her as much as I love you. Parang anak niya na rin ako. Hindi niya kailangan si Ellie. Mahal na mahal ka ng tita mo. Pero sa puso ng isang ina, hindi mapapalitan ng pagmamahal para sa isang anak. Katulad ng pagmamahal ko sa iyo, JB. Alam ko namang hindi makakayanin ni Ellie ang lahat. Nangyari yun. Wala na siyang dahilan para hindi bumaba sa isang posisyong inaagaw niya. Pero ito lang, ito lang. Ito lang ang gusto kong ibigay kay Mamuji. Hindi pa ba kaya mong ibigay? Which is so strange. When has love and sentimentality ever taken precedence over business? Dati naman, sa'yo, business lagi ang priority. Parang hindi ikaw, Toma. Sir, okay na po. Sige, sana. Biro ang hiningi mong posisyon. So that means a lot is required from you. A lot of hard work. Marami ka pang hindi alam. So,
okay lang naman siguro sa'yo kung iti-train ka muna ng assistant vice president natin. Okay lang. Masimula lang naman yan eh. At nakahanda ako marito ng lahat. Good. Good. Magsimula ka na ngayon. Gusto ko sa HR ka unang bumisita. Pero sunan mong kunin yung files ng history ng RSL. The Rojas Shipping Lines history. Dahil gusto ko yan ang una mong matutunan. Para maisa puso mo, iho. Maisa puso mo ang lahat ng pinagdaanan ng kumpanyang ito. Mr. Balmeo, pakisamahan ako sa HR. Kailangan ba talaga natin gawin to? What? This. Ang gawin ng mga bagay na dapat gawin ng mga tao nagmamahalan. Jackie, this is not the time para sa mga reklamo. Kahit naman magreklamo ako na magreklamo, pakakasal naman pa rin ako, hindi ba? Yes, but that doesn't mean na papayagan kita to nag me all the time. Ako pa rin ang lalaki. Kaya ngayon pa lang, learn to be submissive. Pagkatapos ng kasal, magiging ganito na yung buhay ko. Araw-araw. Look, this wouldn't be happening kung hindi mo ko niloko dahil sa Ellie na yun. And if he didn't enter our lives. And irony of ironies, who would think that he's the lost son of Mamuji? At pinsan ko siya. Pinsan mo si Ellie? Yes, he is my cousin. And expect him at our wedding.